Isa sa talagang inaabangan dito sa Pilipinas guys na lumabas na sports bike nga po itong motorcycle na ito, ang Cove 450RR. Papansin-pansin talaga sa sports bike na ito na talagang kaabang-abang po siya. Kitang-kita naman po sa kanyang physical appearance and sa kanyang looks and aggressive looking and aerodynamics design na talaga naman pong napakasulit ng sports bike na ito. Sama mo pa guys yung kanya nga pong power output na hinding-hindi ka mabibitin, and syempre alam naman natin guys na ang motorcycle nga po na ito is naka inline 4 engine. Kaya makakaasa ka na meron nga po siyang malakas na sound sa kanya nga pong exhaust. At dahil nga po napakasulit naman talaga ng sports bike na ito, marami nga po sa ating mga kababayan ang nag-aabang. Pero dito nga sa video na to guys, is bibigyan ko nga po kayo ng update patungkol nga po sa 450 ng Cove. At alamin din natin guys kung sino nga ba dito sa Pilipinas ang magdi-dealer ng motorcycle na yan. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang sports bike na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa sports bike na ito. Ang Cove 450RR nga guys is tunog-tunogan nga pong naandito na daw po sa Pilipinas. Well, bago natin yan sabihin guys, alam naman natin guys na dito sa Pilipinas madami naman ang buong talaga tayo mapagpipilian ng mga sports bike na nasa 400cc category. Bilang isang galing nga po sa Chinese motorcycle brand nga na available na po na sports bike dito sa Pilipinas, si CF Moto 450SR naman po talaga ang isa sa talaga naman pong unique at bentang-bentang 450cc na sports bike na available na po dito sa Pilipinas. At kung usapang inline 4 engine guys dito sa Pilipinas, si Kawasaki pa lamang po ang meron pong available na inline 4 engine na nasa 400cc nga po ang engine displacement. Ito nga pong si Kawasaki ZX400RR. Kaya sa dalawang senaryo nga po ng sports bike na yun guys, kitang-kita nga po natin na tatapatan po talaga ni 450RR ang CF Moto 450SR and ang Kawasaki ZX4RR pagdating nga po sa market selling dito sa Pilipinas. And kung pag-uusapan naman guys ang physical appearance ng mga sports bike na ito, kitang-kita din naman po na si Cove 450RR is talaga naman po makikipagsabayan sa dalawang sports bike na ating napag-uusapan. In terms of quality of bike, alam nyo ba guys na hindi po pipitsugin ang Cove 450RR? Alam nyo ba na equipped nga po ang motorcycle na ito, ang sports bike na ito, ng mga racing materials? And ang motorcycle na ito guys is isa nga po talagang track weapon na napakagaan din po ng Cove 450RR, kaya makakaasa kang meron nga po itong malakas na power to weight ratio. Isa nga po sa talagang pinagmamalaki ng Cove sa motorcycle nga po na 450RR yung kanya nga pong power to weight ratio. Kahit nga po guys na siya is naka inline 4 engine, meron nga po siyang magaan na weight po. Samahan mo pa sa kanyang slim body shape, lalo nga po yung kanya nga pong tail part, and syempre yung kanya nga pong more on aerodynamics design. Makikita mo nga po sa motorcycle na ito ang Cove 450RR na talaga naman pong napaka-aggressive niya. Kitang kita din po na pwedeng-pwede ito sa racetrack dahil talagang doon nga rin po ito nakadesign nyo. And syempre guys, expressway legal bike nga po ang motorcycle na yan dito sa Pilipinas dahil sa naka 450cc nga po ang kanyang engine displacement. Pagdating naman po sa kalidad ng kanyang makina, alam nyo ba guys na ang isa, ang Cove, nagkakatiwalaan ng mga malalaking motorcycle brand. At ang Cove nga guys is sumasali din po sa mga racing competition, and meron din po silang mga kalidad na mga makinang ginagawa. Syempre dito nga po sa Cove 450RR, baka kaasa ka na meron nga po siyang malakas na power output. Kitang kita din guys, nasasabay at didikit din talaga ito sa isa sa talaga naman niya kakompetensya dito sa Pilipinas, ang Kawasaki ZX4RR.
paar ni Kawasaki. Kung titingnan, sulit talaga ang sports bike na ito pagdating sa kanyang aerodynamics design, sa kanyang physical appearance and looks and aggressive looking. Meron pa siyang futuristic design, samahan mo pa sa kanyang engine specs na talaga naman pong sulit na sulit. Malakas na power output, malakas na power to weight ratio, aggressive body posture, and syempre gagaan na racing materials. Okay na talaga. Ngayon ang tanong, ano-ano naman kaya ang dapat nating abangan sa motorcycle na to bukod nga sa ating mga nabanggit? Co 450 RR nga guys is meron pong 443 cubic centimeter engine displacement, samantalang si Kawasaki Ninja ZX4RR guys is meron pong 339 cubic centimeter engine displacement. And syempre guys, same po sila na naka inline 4 engine. Pagdating guys sa kanyang power output, meron nga po siyang horsepower na 70 HP at 13,000 RPM. Tapos po si Kawasaki Ninja ZX4RR guys is meron pong 76 HP at 14,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang maximum torque, meron nga po siyang 29 Nm of torque at 10,500 RPM. And yes guys, malakas po talaga ang motorcycle na ito na kaya nga pong ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 210 km/h. At guys, magaan lang po ang motorcycle na ito katulad nga pong nabanggit ko kanina, kasi gaan niya nga lang po halos ang Yamaha R3 na meron nga pong weight na 165 kg. Siya nga guys is naka dual overhead cam with 16 bulbs. At pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected na and naka liquid cooled engine. Meron nga siya guys na estimated price na 400,000 peso. Kita guys na mas mura pa nga po siya sa Kawasaki ZX25R. Ang motorcycle brand nga guys na Co Motorcycle Brand is bago lamang po sa motorcycle industry. Alam nyo ba guys na nagsimula pa lang po sila nitong taong 2017. And yes guys, kita naman guys na talaga namang meron talagang gustong patunayan po ang company na ito. Naglalabas sila ng magaganda, unique at powerful na mga motorcycle para nga po makilala kagad ang motorcycle brand na ito, ang Cove Motorcycle. Alam nyo ba guys na ang mga nilalabas po ng Cove Motorcycles, meron po talaga mga powerful na engine. And syempre guys, meron po magagaan na weight. Alam nyo ba guys na track weapon po ang kanilang signature na ginagawang mga motor. Kasi nga guys, ang CEO nito is nagmula po racing industry, kaya ina-apply niya nga po sa kanilang mga motor na nilalabas ang DNA ng track bike sa kanilang motorcycle na ibebenta sa market. Kaya talaga namang napakasulit guys ng mga motor na nilalabas ni Cove. Katulad na nga lang guys dito sa ating pinag-uusapan na motor, ang Cove 450 RR. Kung pag-uusapan guys ang physical appearance ng motorcycle na ito, ang Cove 450 RR ni Cove, talaga namang napakasulit po. Makikitaan mo siya ng aggressive looking and more aerodynamics design, lalo na nga po yung kanya mga pairings na ginamit na magagaan at mga materials na talaga namang napakasulit din po sa gaan. Alam nyo ba guys na ang motorcycle na ito is kasinggaan niya lang halos ang Yamaha R3. Can you imagine that guys? Isipin mo, 400cc engine displacement ito na meron pong inline 4 engine pero kasing bigat lamang po ng Yamaha R3. Can you imagine that guys kung gaano nga po kasulit gumawa ang Cove Motorcycle? Sa ngayon nga guys is meron na nga pong 400cc inline 4 engine si Kawasaki. Ito nga pong si ZX400RR. At ang Cove Motorcycle guys is ginawa nga po ang motorcycle na ito, ang 450RR, para nga po tapatan ang Kawasaki ZX400RR. Matatapatan kaya? Alam naman natin guys na dekada na talaga at apakadami na talagang napatunayan po ng brand na Kawasaki para nga po sa motorcycle industry. And syempre ang Cove Motorcycle guys is bago pa lang po ito sa motorcycle industry. Ibig sabihin guys na tatapatan is tatapatan nga po sa market. Kasi alam naman natin guys na ang Kawasaki ZX4RR is medyo pricey din talaga. Pero ang Cove po is talaga namang sulit po pag nagbigay sila ng presyo sa kanilang motorcycle para nga po mabenta sa market. At sulit po sa specs guys ang kanilang mga nilalabas. Katulad na lang guys sa senaryo ng kanilang bago nga pong 400cc na available na nga po dito sa Pilipinas, na ang nag-dealer nga po is si Bristol, yung Invictus 400RR. Nakikita nga natin guys na sulit po ang motorcycle na ito. Alam nyo ba guys na ang motorcycle na ito is isinasala nga po sa isa sa kilala nga pong motorcycle race event sa buong mundo. In terms of power guys, talagang sulit po ang Cove 450 RR. Kaya niya nga po guys na ma-hit ang kanyang top speed sa bilis na 210 km/h. Can you imagine that guys kung gaano kalakas ang sports bike na ito? Alam nyo ba guys na dito nga po sa Pilipinas, meron na nga po tayong demo unit po ng 450RR ni Cove dito sa Pilipinas guys. Yes po, nasa Pilipinas na nga po ang sports bike na ito bilang isang demo unit. And alam naman natin guys na kapag ganyan na nga po ang senaryo ng isang motorcycle na ilalabas dito sa Pilipinas, malakas na nga po o malaki na nga po chance na ilalabas na yan dito sa Pilipinas. Ngayon guys, mag-antay-antay lamang po tayo kung kailan talaga i-release na yan dito sa Pilipinas. Ngayon ang tanong, sino nga ba ang motorcycle brand dito sa
Pilipinas na maglalabas niyan. Ang mga unang article nga guys na lumabas dito sa atin is ang motorcycle brand nga po na Cove mismo ang papasok dito sa Pilipinas para nga po i-market ang kanilang mga motorcycle. Pero sa ngayon nga guys, binabanggit nga po na ang maglalabas nga po ng Cove 450RR dito sa Pilipinas guys is ang motorcycle brand nga po na Bristol Motorcycle. Ang Bristol nga po ang maglalabas ng sports bike na ito. Kitang kita din guys na talagang si Bristol Motorcycle na din po talaga ang official dealer ng Cove para nga po i-market dito sa Pilipinas ang kanilang mga motorcycle. Kaya talaga naman pong kaabang-abang nga po ang sports bike na ito. Kaya kung may update po, agad ko din kayong sasabihan. Sa ngayon nga guys is meron nga po tayong good news at nasa Pilipinas na bilang isang demo unit. And syempre sa kalaunan guys, kung magiging available na yan dito sa Pilipinas, agad ko din naman po kayong sasabihan tungkol sa sports bike na ito, ang Cove 450RR. Ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Itchy boy. Thank you.